stop to watch the flowers. Hi guys, good morning sa inyong lahat. Mamasyal na naman tayo. Daming trabaho sa bahay pero pasyal pa rin nasa isip namin. Double purpose itong lakad na to kasi pasyal tapos bibili din ng mga kailangan na gamit din sa bahay. So, andito tayo ngayon sa Tulonen. Malapit lang to sa bahay, about 15 or 20 kilometers lang sa drive. Malapit din siya dun sa Lamni. So, dito meron silang Tokmani, may ikaw pa sila for plants, may grocery, may S-Market, and meron din silang museum dito. Andito yung Lentokone or yung mga airplane and helicopter museums sa Finland. So, dito sa loob ng Tulonen, may mga shops, may playroom for the kids, and restaurants. Pero, punta tayo dun sa kanilang museum. And dito rin pala yung Erakolmio. Dito yung shop na nagbebenta sila ng mga hunting stuffs. Meron silang ano dun ba? Gusto kong bilihin yun. Pero pag meron na akong lisensya. Meron sila doon shotgun. Yeah, last time you tried. Yeah, it was very nice. It's not open. Si Onaoki. Oh, it's so cool. Yeah, it's open. Ito, Erakolmio. Meron silang shotgun dito. Gusto ko kasi kasya sa akin. I mean, sakto siya sa height ko. Pero hindi pa ako bibili ng ganun kasi wala pa akong lisensya. Kapag meron ng lisensya. So, dito yung museum and it's for free. Makita natin dito yung old aircraft ng Finland. After the Finnish war, guys, itong plane na to, they thought that they will destroy this kasi wala na siyang gamit kasi sira na nga siya. But it's a good thing na sinave nila. Kasi this is one of the best known Finnish airplane and world-class historical aviation rarity.
silang parang boat na structure dito, pero hindi siya boat. Ang purpose nito was to carry individuals na wounded during the war. So, ganito yung kanilang stretcher before. Oh. Para siyang bangka. Kami doon sa Tokmani sa Tulos, pero kulang kasi yung handle para sa door, wala na silang stock doon. So andito na naman kami ngayon sa Tokmani dito sa Holola. So titingnan ko dito kung meron silang yung parang, hindi ko alam ang tawag dyan, basta yung handle para sa door, kasi pinalitan namin yung lahat. Kasi siniko, malaki yung kamay niya. Kapag maliit yung handle, mahirapan siyang buksan yung door dun sa mga cabinet. Orange tags talaga, mabilis talaga yung mata ko. May nakita akong orange tags yan. Oh. Dati siyang 6 euros, almost 7 euros pala siya. 6 euros, 99 cents, 7 euros na. So ngayon 3 euro na lang. So bibilhin ka to kasi black yung color. Tapos yung pot holder nila, 1 euro na lang, dalawang piraso. Tapos color gray. Ito yung mga gusto kong color kasi mga black, gray. Ay, 1 euro na lang din to. Hala, mas mura to. Pero mas ano man ang color. Kutikulta din siya. 1 euro, mas mura to. Baka meron pa dito. Halongkat. Ito yung mga handles nila. Kalus Tevedin pala ang tawag nito sa finish. Ang weird ng pricing kasi kapag mas malaki, mas mura. Kapag mas maliit, mas mahal siya ng konti. Itong trabaho namin, ang daming lakwat siya. Daming visit sa Kaupa compare sa trabaho dun sa bahay. But it's okay. Tatapos din namin ito. Laban lang. Konti na lang talaga. Ayos na namin yung mga gamit namin sa bahay. Andito na naman tayo sa Bauhaus, guys. Kasi may kailangan bilhin dito si Nico. Wala yun sa ibang shop yung screws na gusto niyang bilhin. Mga tendera dito sa Bauhaus, parang kilala na kami. Kasi every week andito kami. Makailang beses kami bumabalik dito. Si Nico is andun, tinitingnan niya yung mga screws. Ako naman, andito sa mga handles. Tingnan ko dito kung meron silang ibang design. Nakabili na kami nung handles para sa door. Yung color talaga na gusto ko. Meron na kaming nabili sa Tokmani, pero ibabalik na lang namin yun. Kasi iba yung color niya. Pero itong napili namin na color, hindi talaga ito yung design. Pero mahal kasi yung ibang design. Kaya yan na lang. Kasi wala tayong malaking budget. Pero basta yung color, yun na yun. It's 2 PM ng hapon. Andito kami ngayon sa Lahati City. Galing kami dun sa Bauhaus. Ini-check ni Nico yung labas. Is it here? Yo, sa Pitasol. Okay. Tayo itse asiassa sa Onbo. Okay. Yo, yun ang buwan pa ako para kailangan nito. Alright. How many hours we are? Hour and a half? Eka. Yo. So, dito na kami magla-lunch. Kasi sabi ni Nico, treat niya daw. Sabi ko gusto kumain ng Asian food. Eh, walang Filipino restaurant dito. But merong Chinese and Japanese. And I think yung kakainan namin is parang Japanese restaurant siya, meron silang teppanyaki. So dito kami kakain sa Itsuyaki. Dinner pala yung kanilang teppanyaki, so buffet lang yung kanilang lunch. Salads. Asian food na yung pagkain nila. Very typical Chinese.
Asian food yung sineserve nila. Kasi yung may-ari pala is Chinese. Pero yung kanilang teppanyaki, dinner lang siya. So, since lunch time pa ngayon, kakainin namin is Chinese food. Pika dong, are you pa bebe? Ang ganda talaga ng pose ni Piki. Ang ganda ng pose ni Piki. Uy, you have a wound in your cheeks. You have a wound in your cheeks? May infection kasi si Piki, guys. Kaya meron siyang sugat siyan. Yeah. Piki, do you want to go out and pee? Gusto nito. What does Piki want? Yes, do you want to go out? Do you want to go out and pee? Parang naiihi man si Piki. Uy. Uy, eto. Okay, let's go out and pee. Let's go. Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Pasensya naman at ang aking background ay napakagulo. Talagang magulo pa talaga dito sa bahay. And sobrang dami ko pang gamit na andito sa harapan ko ngayon na hindi pa siya nakaayos. A few of the things na kinuha na namin doon sa stable. Pero yung extension wire and yung vacuum, hindi yan sa amin. Dito yan sa bahay. I don't know if we're going to keep that one or we're going to use that one. Kasi meron kaming sariling vacuum namin. So, siguro baka ipamigay namin yan. Hindi namin alam. Pero yung mga gamit na nasa boxes, ang kailangan kong i-unbox yan today. Some of the things will go into the cabinet. So, ito na yung cabinet namin. Yung sa taas, hindi pa natapos ng paint. Kasi natapon ni Nico pala yung brush. So, yung sides niyan, kailangan pang i-paint. Tapos, ito nito sa door. Meron na kaming handle. It's just that hindi malagay-lagay yung handle kasi yung screw na provided dun sa handle is short siya. So, bibili si Nico today ng screws for that. Wala siya dito sa bahay. Kami lang dalawa ni Annika. Pero, pagsisikapan kong malagay na yung mga gamit doon sa cabinet, lalo na yung mga gamit ko for cake. Yung for cake decorations. Kasi very seldom ko na lang siya magagamit for sure habang andito kami sa countryside nakatira. Si Nico is andun siya ngayon sa kanyang kapatid kasi meron silang bayanihan. Meron ding bayanihan dito sa Finland, guys. Yung tutulong ka na mag-work doon for free. So, walang sahod yun. So, yung kapatid ni Nico is merong renovation doon sa kanyang bahay. Kaya need niya ng help, kaya nagtawag siya ng mga friends and relatives na gustong tumulong for free doon sa renovation. Kaya andun si Nico ngayon kasi nag-promise si Nico na tutulong siya. Sabi ko, hindi na kami sasama ni Annika kasi wala naman kaming gagawin doon. And for sure, maiinip lang kami kasi marami na nga sila doon. And yung lunch din nila doon is free. Yung nanay ni Nico ang nagluto ng lunch para sa kanila. Dito kami sa bahay, kami dalawa ni Annika, is pagsisikapan kong malinis itong mga gamit na dito sa harapan ko ngayon, yung mga naka-boxes, kasi sobrang dami. And marami pa rin akong boxes na andoon sa stable. So, plus yung mga gamit pa ni Nico. Pero yung mga gamit naman ni Nico, ano lang naman, clothes niya lang naman, tsaka yung mga paperworks niya lang naman sa trabaho, yun lang naman yun sa kanya. Tsaka yung mga hunting na mga materials niya or yung mga equipments, yun lang naman yun sa kanya. Pero yun sa akin kasi marami akong gamit sa kusina, marami akong gamit sa pagluluto, yung sa cakes ko dati before, marami akong gamit, kaya sobrang daming gamit talaga sa kusina. Marami pa talaga yung gamit ko sa kusina kaysa sa mga damit ko. Yung mga damit ko, bilang ko lang yan sa lahat. Pero yung sa cakes ko kasi, sobrang dami. Pero marami din akong kailangang isegregate and ibenta online or ipamigay kung sino man ang may gusto. So, papakita ko mamaya kung naayos ko na siya, nasegregate ko na yung mga gamit na pwede ko pang mabenta. O, diba? Nabawasan na ng isang box dyan or dalawang box yata yon. Kasi ang ginawa ko, guys, nilipat ko lang sila dito.
Parang walang nangyari, parang ganun pa rin, ang gulo pa rin. Guys, andito kami sa Karkayan and ngayon tumatakbo ako kasi umuulan. Wala pa akong ligo. Parang kanding, takot sa ulan. Guys, hindi po andun sa mga screws, kami ni Anika. Window shopping nandito, ikot-ikot habang hinihintay namin si Nico. Gusto ko sana bumili ng plant doon, kaso walang pot na kasya yung plant na yun. Gusto ko sana ilagay doon sa bathroom namin ba. Pero it's not meant to be kasi walang pot. Hindi ako bibili. Next time na lang. Think that one is good? Or you want coffee or kahavi? Siyala on kahavi merkemios. Toyo na ba? Coffee? Okay. Kahavi yun. And then you check the cover as well. If it is good. Maybe change the kansiyo. Ang soy kansiyo ho ba? What you change the kansiyo? Ang soy ba? Okay. Diba? Kumuha ako ng basket, bibigay ko kay Nico, biglang lumingon. Escape sana siya, yun niya, hawakan yung basket kasi alam niya na kapag ganito, siya taga-bitbit, tapos siya din taga-bayad. Tapos ayaw niya na bumili ng marami. Pero hindi naman marami bibilhin namin. Ano lang, mga ilang items lang na yung sobrang kailangan lang talaga namin. Tapos nagtatalo kami dun sa coffee container. Sabi niya, ay baka meron may mga alternative. Hanap no kami dito sa taas. May nahanap kami. Oh, ito daw is much better kasi mas malaki. You want like with this sign? Or this one? Tama. Buta sa design nun, tamo na yun. I-men ito hon. It went there. Maybe this one. Ota. Tarkista. You check me ko which one is. Cover is nice. This is a picker, so it's your and don't know if it's separated. This is easy. Okay. Sure. Yeah. Is the cover good? Yeah. Si tan ata soccer mio study. Oh yeah, talo on mio ste. The tea usually keep them in the bottle. Huh? Or maybe. Yeah, we can put the tea inside here. I think it's fine. Let me know in the bottle. Yeah. Now keep your own hand down. Lemon. I think it's a citruna. So you're a fan of candles now? This is discount. Oh, let's buy this. Kansi puto. Muta itar tilay ta kansi. This is 30% Nico. But only garlic. Only garlic. Yo. This is also 50%. Yo. Mita sa luke eta oliko sa kansi puto. Their cover is lost. Missing. Ito oh, 50%, 8.49, 45. Yeah. Standing in the rain today. How many hours? Pagod na pagod si Nico guys kasi malaki daw yung tinrabaho niya doon. Nag-fall daw siya ng or nagtumba daw siya ng mga puno doon sa kapatid niya. Tapos meron pa daw
mga 5 puno na kailangan tumbahin. So, kapag nag-summer holiday daw yung kanyang kapatid, sa kanya daw puputulin yung ibang puno. Pero dahil nga na-stress siya, sabi niya, gusto niya daw mag-sauna talaga today. Pero usually naman kapag weekend, sauna day talaga yan. Tapos basang-basa daw siya ng ulan kasi the whole day it was raining. Until ngayon umuulan pa rin. Sabi niya kanina, uwi daw muna siya ng bahay para magpalit ng damit. As if naman marami siyang damit sa bahay. Tatlong t-shirt lang meron siya, guys. Tapos tatlong jogging pants. Tapos underwears. Yun lang. Sabi niya, mauwi daw siya. Tapos yung suot niya na pang work, yung working clothes niya, basang-basa din. Sabi niya, bibili daw siya ng beer. Andun si Nico ngayon sa supermarket, bumibili siya ng beer para sa kanyang sauna. Kita nyo, umuulan pa rin sa labas. Ganyan kasi talaga dito. Konti lang talaga yung summer namin. Tama talaga yung sabi ni Miss D. Nabibilang lang talaga, ilang araw lang. Ganun talaga ang summer dito sa Finland. Walang kasiguraduhan kung mainit or maulan or malamig. Minsan pa nga pag Johannes, yung midsummer namin, sobrang lamig noon, tapos sobrang mahangin. Buti na lang yung nakaraan na Johannes, hindi siya mahangin, hindi din maulan. Dapat sana ngayong araw na to, magya-yard tour. Kaso, sobrang ulan nga, tapos wala akong payong, so mababasa ako. Ayaw kong mabasa kasi wala akong ligo. Alam niyo yung kanding, guys, yung kambing, ayon maligo ng kambing. Hindi pa talaga ako naliligo ngayong araw na to. Mamaya na kasi magsasauna si Nico, sasabay ako sa kanya after no mag-shower para masarap ang tulog ba. Yung gagawin ko today. Pero kahapon naligo naman ako. Gabi talaga kami naliligo dito. Hindi siya daytime. Kapag daytime parang ang weird. Sabi pa naman ng nanay ko, kapag gabi daw maligo, mababawasan ang dugo. Hindi man yung totoo. Pero yun nga, ganun talagang routine dito. Gabi kami maliligo, tapos sa morning, hilamos lang yan. Tapos, alis na. Ganun lang. Pero pag gabi, after ng trabaho, after ng school, makakaligo ka. Para masarap yung tulog ba? Pag fresh nga. Hindi din kasi advisable dito na morning, magpunas. Tapos sa gabi maligo, or maligo sa morning tapos magpuna sa gabi, kasi alam nyo bakit? Pag gabi dito, mababa yung oras mo na gumawa ng routines mo. Tapos pagka morning naman, sobrang ambilis lang ng oras kasi maghahabol ka ng oras ng bus mo, ng trabaho mo. Napaka-busy pag morning, kaya usually mga tao dito naliligo talaga sa gabi. Lalo na sa mga Hoiva Paika, dun sa dating workplace ko. Yung mga matatanda, isang beses lang yan sila maligo sa isang linggo. So, punas-punas lang yan sila ng mga genitals kapag gabi or sa morning. Ganun, punas-punas lang yan. Tapos, yung meron silang Suiko Paiva or shower day, once a week lang yan. So, nakaschedule yan kailan. Kaya natawa ako dun sa nanay ni Raquel kasi nung andun kami, sabi niya, natatakot daw siya makipag-usap sa foreigner. Sabi ko, ba't ka matatakot? Sabi niya, baka tanungin daw kasi siya, konti lang daw yung English niya. Sabi ko, ba't ka matatakot? Mas mabango ka pa kasi sa kanila. Alam mo ba yung mga yan? Isang beses lang yan maligo sa isang linggo. Sabi niya, gulat na gulat siya. Tapos si Raquel din, sabi niya, in-exaggerate mo naman dahil. Sabi ko, hindi. Yung mga matatanda talaga dito, usually, once a week lang yan talaga sila maligo. Lalo na kapag winter, halos hindi na yan sila maligo kasi lamigin yan, malamig dito eh. Kahit yung mga damit dito, paulit-ulit, lalo na pag winter, kasi naka-layers naman yan siya. So, kung ano yung nasa pinakaloob na malapit sa skin mo, yun yung pwede mong palitan. Pero yung mga wool na nasa labas, nasa second or third layer, pwede mo yun siyang paulit-ulit. Hindi siya advisable na laban siya palagi kasi mawawala yung integrity ng tela.
lalo na yung mga winter jackets, hindi yun advisable na labahan. Ang kailangan na doon is ilabas sa parveke or sa balcony palamigan. Yun na yun paglilinis nun. Hindi mo siya lalabhan sa washing machine kasi masisira yung integrity niya. Mawawala yung kanyang wool, yung pagkaano ng wool sa loob ng jacket ba, mawawala. Basta mawala nga yung integrity ng jacket. Kaya hindi siya advisable talaga na i-wash palagi. Kaya kung meron kayong mga jackets tapos madumi, pwede nyo yung labhan, pero hindi advisable na every day talaga or every month labhan mo kasi ninipis yun tapos mawala na yung ano ng wool. Hindi na siya maganda. Mag-iiba na yung kanyang quality.